So we're looking na sa lalong madaling panahon, maibigay na ho sa atin do at maipatupad. Hopefully po this coming April ay maisimulan na rin ho natin yung service contracting. Hinihintay na lamang ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pondong manggagaling mula sa Department of Budget and Management na gagamitin para sa service contracting program. Kahapon inanunsyo ng DBM ang pagre-release ng 7 bilyong pisong pondo para sa programa kung saan babayaran ng gobyerno ang serbisyo ng mga pampasaherong bus at jeep. Kasama ito sa mga ayudang ibinibigay ng pamahalaan upang matulungan ang mga nasa transportation sector na apektado ng mataas na presyo ng krudo. Pero dahil sa oil price hike, ayon sa LTFRB, posibleng magkaroon ng ilang adjustment sa mga patakarang nakapaloob sa programa. We're making adjustments po with respect sa rate po na ibibigay. Kaya inaasahan mo natin na ang service contracting program ay makakabigay po ng dagdag tulong sa ating mga operators at drivers, lalo na nga po sa dinadanas po natin sa kasalukuyan na pagtaas po ng presyo ng krudo. At dahil may pondo na para sa service contracting program, kasama sa mga inaasang ibabalik ang libreng sakay sa EDSA busway. Kaya naman, maraming pasahero ang natutuwa dahil muli silang makatitipid sa pamasahe. Mas maigi kasi dati nung nag-implement din ng libreng carousel, malaking bawas, lalo na yung mga malalayo yung pinupuntahan, malalayo yung biyahe. Malaking bawas sa araw-araw na gastos po. Much better po yun kasi at least malaking tulong bilang sakay na manggagawa na makakalibre ulit. Yung 60 pesos na masisave po araw-araw is malaking bagay. Isang kilo na rin po ng bigas yun. Ay, malaking tulong po yun. Yung parang convenience kapag sumakay ka, malaking tulong po talaga yan na libre, lalo na pag libre. Nakaka-less ng budget sa pamasahe. Maging ang konsorsyum ng mga bus na bumabiyahe sa EDSA Bus Carousel, labis ring ipinagpapasalamat na ibabalik muli ang service contracting program. Kailangan talaga namin yan. Ang hirap kasing mamasada ngayon, kukunti ang pasahero. Kapag may service contracting program, guaranteed yung aming kita. Sa tala ng LTFRB, umabot sa 44 million rider side ang nakinabang sa service contracting program noong nakaraang taon at inaasang mas darami pa ang magiging benepisyaryo ngayong taon. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.